Hey, what's up mga guys? So, medyo natagalan yung aking bagong upload kasi hindi ko alam kung ano yung i-upload ko. So ngayon, meron tayong bagong information. So napakatanda ko na pero ngayon pa lang ako marunong magbasa ng Abacus. Magpapatulong tayo magbasa dito sa aking napakagandang friend na si Ma'am Tina. Look. You're so fucking precious when you smile. Ganda niya, di ba? Okay, so yun. So ano ba itong abacus ito? So ginagamit ito ng mga old Chinese. Okay, wala pang calculator. Magbilang. So wala pang calculator nung unang panahon. Ito yung kanilang calculator. Pero ngayon, kahit sa cellphone, pwede na tayong mag-calcule. Okay, so unang-una ang gagawin na natin. So huwag na natin patagalin ito. So ito yung abacus na to. Paulit-ulit, abacus. Yes, ito yung abacus. Nakita mo meron siyang iba't ibang kulay ng beads, di ba? Yan. So, paano ba? Unang-una, kailangan natin malaman yung place value. Di ba? So, for sure naman, alam nyo magbasa ng place value at alam nyo yung mga place value. So, meron tayong ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, million, and ten millions, hundred millions, and 1 billion. So, yun. So, yun. So, ang gagawin natin, magbabasa na tayo. Paano ba babasahin ito ulit? Lahat ng ililipat sa okay. Kabila. So, lahat ng ililipat sa kabila, yun lang ang babasahin. Sige, basic tayo sa unang-una. For example, ito. Anong place to? Ito yung natawag na ones place. Yung pinakababa sa yung ones place. Okay? So, yun. Pag nilipat natin, halimbawa, itong dalawang beads. Okay, so ilan yan? Siyempre, dalawa. Siyempre, two. Yan, galing ni ma'am, no? Yan. Oh. Magdadagdag tayo. For example, nandito tayo sa may tens place. Yan. Oh, maglagay tayo ng apat. So, yun. Dinagdagan natin. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. E, nasa tens place siya. So, 40. E, may dalawa dito sa dulo na ones. 2. So, 40 at saka 2 equals 42. Diba? Ang galing. Ayun. So, yun. So, medyo naliliwanagan na po ba kayo sa aking explanation? Kung hindi pa, sige. Ito, dagdagan ulit natin. No? Sige. So, for example, nandito dito ako sa thousands. Yan. Ito, thousand place. Yung pang-apat. Okay? So, nag-move ako sa kabila ng mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, bumaba ako dito sa tens place. Nag-move ako ng 5. So, yan. So, ilan na yan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thousands. Itong, so, hundreds natin ay wala. So, 0. So, ones din ay wala. So, 0 din. So, ang basa dyan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, thousand. 1, 2, 3, 4, 5, 50. So, 6,050. So, yun. So, yun. Ganun lang po. So, medyo pahirapan naman natin. Gawin natin, lagyan natin ng konting challenge. So, yun. So, dito tayo punta sa million place. Yun. So, ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, millions. Ito na tayo sa may green. So, for example, naglagay ako nyan. 2, 4, 6, 7. Tapos, dito naman sa part na to, which is 10,000. Five, tapos meron ako uli nilagay dyan sa thousand, 10,000, tapos meron na naman dito sa may tens place. So sige, basahin natin. Okay, so sa taas tayo magsimula ng pagbabasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 million. So wala siya dito sa 100,000. Okay, 7 million, dito na tayo sa 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, okay, 50, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57, okay, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, okay, so ilan yan? 7 million, 57,050, okay, so yun, maliting ka ha. 7 million kasi 7 siya tapos dito 0. 7 million 50,000 57,000 50. Nagmamalo. Yun, di ba? So ganoon po pag hey!
pag-compute ng abacus. So yun, natutunan ko to sa aking magaling na friend, kaibigan na mathematics teacher, si Ma'am Christina Cangas. Ano mong nasabi mo? Past learner ba? Past learner, napakagaling. Ayun. So yun. So kung gusto niyo ba ito to, next time tuturo ko naman sa inyo kung paano mag add saka mag subtract, divide, multiply sa pamamagitan ng abacus. Siyempre, alam natin na ito ay ancient na, so magpaka-ancient tayo, okay? So salamat, and that's all for today. Bye-bye. Yan. Rasa na ba?